Ang pagmamahal, hindi pagmamahal kung walang sakit ng kalooban. Kapag nagmahal ka, ihanda mong sarili mong masaktan. Sa pag-ibig, kahit masaktan ka o lumuha pa, ang mahalaga marunong ka magmahal ng tapat at di ka matakot masaktan. Dahil ang tapat na pagmamahal, may katapat na tunay na pagmamahal. Sa pagmamahal, darating talaga na masasaktan ka. Kapag sobrang pagmamahal, sobra din yung sakit na mararamdaman. Bakit tayo nasasaktan? Kasi umaasa tayo na kung ang pagmamahal, sobra din yung sakit na mararanasan natin. Yun din ang pagmamahal na babalik sa'yo. Lahat tayo pantay-pantay kung masaktan. Dahil sa pagkabigo sa taong mahal natin, unti-unti marirealize natin na may mga tao na hindi para sa atin. Mas better pa na darating. Kung nasaktan ka, iiyak mo lang yan. Ilang araw, magmumukmuk ka. After nun, magiging okay ka na. Hindi pa end ng buhay natin. Maging matapang, matatag sa lahat ng sakit. Kaya mong lampasan pag-ibig man yan or pamilya. Iisa lamang ang buhay natin. Piliin natin maging masaya, makontento, at huwag susuko sa hamon ng buhay. Isa na namang kwento ang ating mapapakinggan sa buhay pag-ibig ni na Maria Roxette Lopez at ang kanyang kaibigang si Aldrin Thomas at ang nabigo sa unang pag-ibig si Brian Dexter Alvarez. Narito po ang unang kabanata. Pam! Patakbong lumandag sa ibabaw ng kama si Rox, ang matalik na kaibigan si Aldrin, na kinagising naman ang una. Pupungas-pungas tong bumangon at nakapikit na sumandal sa headboard ng kama. Bakit na naman? Bastard na naman ako, Pam! Sa narinig, agad napadilat si Rox. Bumungad sa kanyang malungkot na mukha ng kaibigan. Ayaw na sa akin ni Margie. Eh di kung ayaw niya sa'yo, hayaan mo siya. Marami pa namang babae dyan eh. Pam, lagi namang ganyan ang sinasabi mo. Oo nga't maraming babae dyan, pero bakit ganun? Bakit ganito? Sa tuwing may nililigawan ako, lagi akong busted. Pangit ba ako? Wala sa sariling napatingin ng dalaga sa karab. Ano? Pangit ba ako? Baliw. Hinampas ito sa balikat. Hindi ka pangit, okay? Kung hindi ako pangit, bakit ayaw nila sa akin? Well, sabihin na lang natin hindi pa talaga dumarating yung babaeng sasagot sa'yo na matabes na oo kaya huwag kang magmaktol dyan. At please lang ha, huwag kang iiyak. Nagulat siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Kaya mahal na mahal kita, Sam. Bukod sa maganda at mabait na, lagi kang nariyan para pagganin ang loob ko. Pabulong nitong saad. Dinantihan niya ang yakap nito. Mahal na mahal din kita. You are my Superman, my Spiderman, my hero. Higit sa lahat, pinakagwapo at pinakamabait kong best friend. Nagdadrama na naman kayong dalawa dyan. Bumaba na raw kayo, sabi ni Mama. Wika na nakakatandang kapatid na babae ni Rox. Opo, ate. Panabay pang tugon ang dalawa at magkahawa kamay silang sumunod dito. Magkaibigang matalik si na Aldrin at Rox. May bata pa lang sila at magkaibigan na sila. Hindi yun nagbago hanggang ngayon. Kung ang magkarelasyon, sweet na tawagan, meron din ang dalawa. Ang tawag ni Aldrin kay Rox, Pam. Pinakaikli mula sa salitang Pam Pam. At si Rox naman ang tawag kay Aldrin ay Ep. Pinaikli mula sa salitang Epal. Matanda lang ng 3 taon si Aldrin kay Rox. 22 ang dalaga, 25 naman ang binata. May sariling kumpanya ang pamilya ni na Aldrin at ito ang tumatay yung presidente. Samantalang si Rox naman designer na sarili nitong shop. Matapos bumaba, dumiretso ang dalawa sa kusina. Naroon ang buong pamilya ng dalaga at halata na sila lang ang hinihintay para sa hapunan. Agad silang dumunog sa hapagkainan at sabay-sabay na kumain. Sigurado ka bang okay ka na? Tanong ni Rox. Nang magpaalam na ang kaibigan. Yes, okay pa sa alright. Nakangiting tugon. Tomorrow is another woman. Dagdag pa nito. Tama, dapat ganyan. It's getting late. Paano, makita na lang tayo bukas? Bukas? Yes, bukas. Papasyal ako sa shop mo. Okay, see you tomorrow, Ep. Ingat sa pagmamaneho. I will. Thanks, Pam. Samantala, paubos ng alak na nasa harapan ni Brian. Nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo pero wala siyang pakialam. Wala rin siyang pakialam sa ilang beses ng pagtawag ng kanyang ina at kapatid mula sa labas ng kanyang silid. Bakit? Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko sinaktan? Bakit ito ang paulit-ulit niyang tinatanong? Ngunit kailanman hindi na magkakaroon pa ng kasagutan. Iniwan na siya ng babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng una niyang minahal at pinangarap na maging asawa. Bakit? Bakit?
Bumalik sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Carla. Ang babaeng dapat sana'y asawa niya na ngayon. Can we talk? Formal na tanong ni Carla sa kanya nang sadyain siya nito sa kanilang bahay. Okay, doon tayo sa silid ko. Magkatabi silang naupo sa gilid ng kama. Gano'n ba ka-importante iyon at gabing-gabi na eh, nagpunta ka pa dito? Tanong niya. I'm leaving. Aalis ka lang pala. Bakit kailangan pa magpunta rito? Pwede ka namang tumawag na lang para... I'm leaving. I needed to go with Ray in Singapore. Putol nito sa kanya. What? Wait, bakit ka aalis? Sino si Ray? We need to go there because... Ginagap nito ang kamay niyang nakapatong sa kanyang hita. Kinulong iyon sa sariling palad. You know how much I love you, right? Yes, of course. Tugon nga na may kasamang pagtango. I love you more than my life, but... Huminto ito sa pagsasalita at mariin siyang tinitigan. I need to do this. I'm sorry. Wait, I cannot understand. Naguguluhang tumayo siya. Sorry, for what? Napayoko ito. Sorry kasi hindi na natin matutupad pa yung mga pangarap natin. Sorry kasi hindi kita kayang ipaglaban kay Daddy. Sorry kasi hanggang dito na lang tayo. Sorry kasi hindi na natin pwedeng ituloy ang kasal. Napakunot noo siya sa kanyang narinig. Ano bang pinagsasabi mo? Diretsahin mo nga ako kasi wala akong maintindihan eh. Nagangat to ng mukha at kitang-kita niya ang panunubig ng mga mata nito. Ikakasal na ako kay Ray. Mahina, ngunit tila bombang sumabog yon sa kanyang pandinig. Paano nangyaring magpapakasal to sa iba, gayong apat na araw lang ikakasal na sila? Ibinuka niya ang bibig para itanong yon sa kaharap, ngunit tila na umed ang kanyang dila dahil sa mga sandaling iyon. I am sorry. I'm very sorry. Wika nito bago tumayo at tumakpang palabas ng kanyang silid. Nasa pintuan na to ng matauhan siya. Mabilis siyang tumayo at tumarang sa harapan nito. Paano tayo? Paano nang kasal natin? Luhaan tong tumitig sa kanya. I'm sorry pero wala na tayo? No, don't leave me. Please, wag mong gawin sa akin to. Buo na ang desisyon ko. Patawad kung mas pinili kong sundin si Daddy kaysa ipaglaban ang pagmamahala natin. No, please don't do this to me. Niyakap niya to na mahigpit. I love you. Naramdaman niya ang marahang pag-aplos nito sa likuran niya. Ngunit panandalian lamang iyon. Piritong kumula mula sa pagkakayakap niya. Please stay. I'm sorry. Patakbo nitong tinungo ang hagdanan at lumabas sa kanilang bahay. Hinabol niya to hanggang sa labas ng kanilang gate. Ngunit natigilan siya na makitang isang lalaki. Lumabas mula sa kotse at inalayang pumasok ang dalaga. Wala siyang ibang magawa kundi ang sundan ng tingay ng papalayong kotse na kinalululanan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Kinabukasan agad siyang nagtungo sa tahanan ni na Carla, ngunit di na siya hiniyaan ng mga magulang itong makapasok sa loob. Ayon sa guard, kagabi pang umalis ang dalaga patungo ang ibang bansa. Laylay ang mga balikat, nilisan niya ang tahanan ng mga tsuwa. Ibig sabihin, matapos ang pag-uusap nila ng dalaga, dumiretso na to ng airport at tuluyan na siyang iniwanan. Sinubukan niya itong kontakin sa social media pero binlock siya nito. Dumaan ang mga araw at ilang linggo na wala siyang ibang ginawa kundi uminom at maglasing. Muli, naramdaman na naman niya ang pinong kurot sa puso niya. It's been 6 months pero sariwa pa rin sa alaala niyang lahat. Napadako ang tingin niya sa isang kahon na nasa gilid ng kanyang kama. Yon ang wedding gown na dapat sana'y susuotin ni Carla sa araw ng kanilang kasal. Ilang minuto siyang napatitig doon hanggang di niya na namalayan lumuluha na pala siya. Bakit ang sakit pa rin? Bakit? Naihilamos niya mga palad sa mukha habang patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang mga luha. Maya-maya pa'y muli siya nagsari ng alak sa baso. Aktong tutunggain niya iyon nang matigilan siya. Kay tumis ng ating pagsasama, bakit bigla to naglaho? Ang hanap ko sa tuwi na yung mga halik, yakap mong anong higpit. Gigil niyang ibinagsak ang baso sa lamesa at tumabas ng kanyang silid. Hinanap niya ako sa nagmumulang awitin. Bakit ngayon ako'y iniwan mo? Hindi ko kayang mabuhay kung wala sa piling mo. Sapo ang ulo, buo ba siya ng hagdan at agad niyang nakita ang kapatid na si John sa living room. Pabuka ka itong nakaupo sa isang sofa habang tangan sa isang kamay isang bote ng alak. Eto ako, laging nilalasing sa kakaisip sa iyo.
na sana'y makapiling kang muli. Eto ako, laging lasing pa rin. Araw-gabing lumuluha na sana'y magbalik sa puso kong nagdurusa. Nakita niya ang cellphone nitong nakalapag sa lamesa at tatanto niyang doon nagmumula ang awiting nagdudulot lalo ng kirot sa kanyang puso. Mabilis siyang lumapit doon at ini-off ang cellphone. John! Tawag niya sa kapatid. Namumula ang mukhang tumingento sa kanya. Kuya, ikaw pala. Halika, tagay tayo. No thanks. Patalikod na sana siya nang sumulpot ang kanilang ama mula sa kusina. Iho, halika. Maupo ka. Samahan mo kami ng kapatid mo? Ano meron? Broken-hearted ako, ani John. At ganun ka rin, kaya halika na. Muling saad ng kanyang ama. Dito pa na patapusin ang pagsasalumo sa silid mo. Nilapitan siyang naupo sa harap ng kapatid at ama. Di nagtagal, dumating naman ang kanilang ina. Kasunod ng kasambahay, bitbit ang isang tray. Mula sa kamay ni John, inagaw ng kanilang ina ang alak, tsaka yung nilapag sa maliit na table na nakapagitan sa kanilang mag-ama. Alak, pampalimot sa problemang masalimuot. Inilapag naman ng katulong ang umuusok pang sisig. Pulutan, bubura sa pait ng bawat tagay ninyo. Mula sa bulsa, nilabas naman ng katulong ang umuusok pang sisig. Ang kanilang amang isang pakete ng sigarilyo. Yossi, pampamanhid ng naninikip na kalooban. Umayos ng upo si John at unti-unti ay inon ang cellphone saka mo rin nagplay ng kanta. Sounds, magpapalaloy ng dulang hindi nagpapatuloy. Tila nawala ang kalasingan niya at di maiwasang matawa dahil sa inaakto ng mga karap. Mga bisyo man sila sa paningin ng iba, kaibigan nyo sila sa panahong hindi nyo nakaya, kaya inuman na. Banat ng kanilang kasambahay. Sabay-sabay silang nagtawanan dahil sa tinuran nito, ngunit nagulat sila nang biglang kumaripas ang takbo patungo sa kusina. Lucy, saan ka pupunta? Pahabol na tanong ng kanilang ina dito. Ma'am, hindi masisimulan ng tagayan kung wala pong baso. Nakangiwi nitong tugon. Sa narinig, sabay-sabay silang napatingin sa lamesa. Wala kang baso. Muling napuno ng tawanan ang kabuuan ng living room na yon dahil sa mag-anak. Anak, parang awa mo na. Bumalik ka na sa amin. Sa dating ikaw, miss na miss ka na namin. Malungkot at may kasamang pagmamakaawang wika ng ina ni Brian. Nagtalokbong siya ng kumot, umaktong tila walang narinig. Maya-maya pa'y naramdaman niyang lumundo ang kama sa bandang likuran niya. Tanggapin mo na lang na hindi talaga para sa iyo si Carla. Isa pa, binalitan ng kanyang inang ikakasal na siya sa susunod na linggo. Bagamat nasabi niyo ni Carla sa kanya, natigilan pa rin siya sa narinig at di maiwasan na masaktan. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, di niya pa rin matanggap na wala na sila. Mom, iwanan niyo muna ako please. Gusto kong mapag-isa. Hindi. Hindi ko na masikmurang makita kang nagkakaganyan. Ilang buwan mo nang ginagawang miserable ang sarili mo. Anak, nakikiusap ako. You need to move on. Marami ka pang babaeng nakilala, hindi lang si Carla. Napabalik ko siya ng bangon at hinarap ang ina. But I love her, Mom. Pero hindi ka na niya mahal. Alam ko, mahirap at masakit. Pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang tanggapin ang lahat. Ngumiti ito sa kanya at tinaplos ang kabilang pisgi niya. Nandito lang ako para tulungan ka. Tutulungan kitang makalimot. How? Una, ayusin mong sarili mo. Pangalawa, kailan mong alisin ang gown dito sa salid mo. Turan nito habang nakatingin sa box ng wedding gown. Mas maganda siguro kung ibalik mo na lang yan sa shop kung saan nyo nabili. Napasunod ang tingin niya sa box at hindi na naman niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. He still remember. Pinagkait yon sa kanila ng mismong designer ng gown dahil din ang gusto nitong suotin oras na mahanap na nito ang lalaking nakalaan dito. Dangan nga lang at kinulito ni Carla na dodoblehin ang presyo kung nakuha nila iyon. Mom, parang hindi ko ka... I know you can. Putol nito sa kanya. You just need to help yourself. It's hard to start again. Binalik nito ang palingin sa kanya at muling umiti. Trust yourself, son. I know you can do it. Napatitig siya sa ina at ilang sandali pa, nakangiti siyang yumakap dito. Thanks, Mom. Gagawin ko ang sinabi ninyo. Siguro nga kailangan kong tanggapin na may mga tao talagang dumarating sa buhay natin para lang makilala at pakasama natin pansamantala, pero hindi pang habang buhay. Good to hear that. I will take a bath first. I owe you for this, Mom. Di niya na inintay na makasagot pang ina.
Patakbo na niyang tilungo ang banyo at bagaan ang pakiramdam na naligo. Matapos ang isa't kalahating oras, isang gwapong Brian ang lumabas sa tahanan ng mga Alvarez. Bit-bit ang box ng wedding gown. Maaliwalas na ang aura nito at di na mukhang ermitanyo. Sakay ng kanyang kotse, tinungo niya shop ni Rox. Naabutan niya itong may kausap na lalaki. "Mr. Alvarez, what are you doing here?" Takang tanong nito nang makita siya. "Kamusta pala yung kasal niyo? Si Mrs., bakit di mo kasama?" Napakamot siya sa batok bago nagsalita. "Actually, pumunta ako dito para ibalik sa iyong wedding gown mo." "Ibalik? Bakit? Ayaw mo bang itago ni Mrs.? Hindi ba't bilhin niyo na yan?" Bumuntong hininga muna siya bago muling sumagot. "Walang kasalang naganap." "What? Is that true? Sa anong dahilan naman?" "Before our wedding, she left me. Nilisan niyang bansa kasama ng ibang lalaki." "Oh my God!" Nilapag niya sa tabi ng dalaga ang hawak na malaking box. "May kamalasan yata ang gown na yan," saad niya sa seryosong tinig. Naningkit ang bilugan nitong mga mata. "Anong kamalasan ang lumalabas sa bibig niyo? Para sabihin ko sa inyo, hindi na kasalanan ng gown na to kung tutulog-tulog ka at di mo na malayang lumalan din na sa ibang girlfriend mo." Nakapamewang nitong saad. "Pam, tama na yan," saway ng katabi nitong lalaki. "Manahimik ka dyan?" Asik ng dalaga dito. Tsaka siya muling binalingan. "Siguro kasi mahina ka. Sa sunod, galingan mo naman para di ka nauunahan." Nakangising tura nito. "Dami mong sinasabi. Kala mo naman may love life, eh wala naman." Ganting pang-inis niya rito. Dito nakaimik kaya nagpatuloy siya. "Sa'yo na ulit yung gown na yan. Keep it. Baka sakaling may siraulong lalaking maawa sa'yo at pakasalan ka." Matapos sambitin ng mga katagang iyon, tumalikod na siya. Pasakay siya sa kotse ng may mataan sa gilid ng isang sasakyan. Nilapitan niya yon at nang makitang wallet, walang pagdadalawang isip pinulot yon. Hindi man tama pero binuksan niya yon at nakita ang ilang IDs na naroon. Nang mabasa ang pangalan at larawan ng may-ari, bumalik siya sa shop para siya na isauli yon sa dalagang si Rox. Pero naudlot ang pagpasok niya nang tumapat siya sa pintuan at marinig ang tinig nito. "Ang gwapo sana ni Mr. Brian, kaso mukhang mahina kaya'y pinagpalit. Kundi bakla malamang supot yun." Wika ng dalaga na sinunda na malakas sa tawanan mula sa loob. Pailing-iling siyang sumakay sa kanyang kotse. "Makikakatikim sa akin ang babaeng yon," usal niya sa isipan. "Grabe ka, Pam. Baka naman na fall out of love lang yung wife-to-be niya." Wika ni Aldrin na natatawa pa rin dahil sa kapilyahan ng kaibigan. "Anong na fall out of love? Di naman totoo yan eh. Falling out of love, it's a choice. Ibig sabihin, hindi siya ganun kamahal ni Miss Carla." "At paano mo naman nasabi yan? Gayong di ka pa naman na in love, aber?" "Ah, basta. Pag ako na in love, hindi ko siya papakawalan. Gagawin kong lahat para manatili siya sa tabi ko." "Eh, what if ma-fall out of love siya sa'yo?" "Imposible yung sinasabi mo, Ep. Kasi kung tunay ang pagmamahal mo sa isang tao, di naman yun basta-basta mawawala. At kung sakali mang mangyari yan, gagawin kong lahat para ibalik yung dati niyang nararamdaman para sa akin." "What if my third party? Babae ba tinutukoy mo?" "Oo." "Oh well, hindi ko rin hahayaang mangyari yan." "Sigurado ka?" "Oo naman." "Ay, teka nga." Pumunta to sa maliit na opisinang nasa loob ng shop. Kinuhang shoulder bag. Binuksan nito yon at hinagilap ang kailangan. "Nasa na ba yun? Ano bang hinahanap mo?" Si Aldrin na sumunod pala sa kanya. "My wallet. Patingin nga." Hinablot ito ang bag mula sa kamay niya at nilabas lahat ng laman. "Wala nga. Baka naman nalimutan mo sa kondo mo o baka nasa bahay ninyo." "Hindi eh. Sigurado ko pinasok ko yun sa bag ko." "Eh bakit wala?" "Heist." Nagpapadyak siya dahil sa inis. Nasa wallet niya kasi lahat ng IDs niya, pati ATM naroon din. "Baka naman naglakad patungo sa forever mo." Birong tura ni Aldrin. "Tarantado, wala namang pa ang wallet, paano makakalakad yun?" "Gaga, eh malay mo lang naman, diba?" "Che!" Inirapan niya ang kaibigan, muling inabala ang sarili sa pagde-design ng gown. Nang sumapit ang gabi, inihatid siya ng binata sa kanyang kondo. Handa na sana siyang matulog nang tumulog ang cellphone niya. She received a photo with Brian Alvarez. Dahil di naman siya interesado at wala siyang pakialam sa lalaki, hinayaan niya na lamang iyon. Pinikit niya ang mga mata, ngunit muling tumunog ang cellphone niya. Iritadong binuksan niya iyon at unang nakita ang mensahe. "Sa akin nilang ang pag-ibig mo, Miss Taray."
Literal na nagsalubong ang dalawa niyang kilay sa nabasa. Sunod niyang binuksan ang photo at bumungad sa kanya ang ID niya sa pag-ibig. Mabilis niya tinawagan ang numero nito. "Hoy Mr. Alvarez, bakit nasa iyong wallet ko? Ibalik mo sa akin yan." Narinig niya ang mahinang tawa nito, bagay na kinaiinis niya. "Ano nakakatawa? Ibabalik ko sana to sa iyo kanina kaso biglang nagbago yung isip ko. Alam mo ba kung bakit?" "Bakit?" "May kasalanan ka sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano yon?" Bumalik sa normal ang mga kilay niya. Ngunit napahagat labi naman siya. "Diyos ko Lord, narinig niya yata mga pinagsasabi ko kanina." Piping usal niya. "Ano? Gusto mo ba sabihin ko pa?" Untag nito sa kanya. "Naku, sorry na. Biro lang naman yun ni." Di ko sukat arlain na ang mga katagang narinig ko nagmula sa isang babaeng inosente. "Sorry na, please. Balik mo na sa akin yung wallet ko." "Okay, you are forgiven, but..." "But?" "Ibabalik ko sa iyo to pero sa isang kondisyon." "Kondisyon? Ang lupit mo naman." "Ano, deal?" "Teka lang, ano bang kondisyon mo?" "Nandito ako sa isang bar, puntahan mo ko." "Ano?" Napabalik siya mula sa pagkakahiga. "Alam mo ba kung anong oras na, ha?" "I will send you the name of this bar. Bye." "Asshole, wala akong pakialam sa iyo." Gigil niyang binagsak ang cellphone sa kama. Kasunod ng katawan niya, pinilit niyang matulog at baliwalain ang lalaki. Pero tila may sariling isip ang kanyang mga paa na bumangon at tatagpuan niya na lamang ang sariling nagbibihes para puntahan ito. Habang hinihintay ni Brian si Rox, nag-order siya ng alak, nagsimulang uminom. Sa gusto pong mag-request ng kanta, "Lumapit lamang po dito sa akin at kakantahin po natin yan ang mga naggagandaan at gwapuhang singer ngayong gabi." Wika ng baklang nasa maliit na stage. "Ako, meron!" Sigaw ng isang babae na nakaupo sa katabi niyang table. Tumayo ito at tumakbang palapit sa bakla. "Angie, saan ka pupunta?" Habol na tanong ng kasama nitong babae. Dito pinansin ang una, salip nagpatuloy ito sa paghakbang at nang makalapit sa bakla, bumulong ito. Na makabalik sa kinaupuan ng babae, narinig niyang sinabi ng kasama nito. "I told you before, masasaktan ka lang sa kanya, pero hindi ka nakinig. Nagpatuloy ka pa rin dyan sa katangahan mo." "Eh anong magagawa ko? Mahal ko siya. Mahal na mahal." "Pero hindi ka nga niya mahal. Bakit pa hindi mo matanggap yun?" Mapait siyang napangiti sa narinig. "Bakit nga ba may mga taong sawi sa larangan ng pag-ibig? Bakit sobra-sobrang pagdurusa ang nararanasan ng mga taong nakakaramdam nito?" Napatingin siya sa entablado nang muling magsalita ang bakla. Ilang sandali pa, umakit doon ang isang babae at nagsimulang umawid. "Wala ka bang napapansin sa aking mga mata? Di mo ba nakikita ang kalungkutang nadarama? Wala ka bang napupuna? Di ba dati ay kaysaya kapag ikay kapiling ko? Ngayon mawawala ka na." Napalingon siya sa katabing table na makarinig ng impit na paghikbi. "Ikakasal ka na. Iiwan akong nag-iisa. Dati ang pag-ibig mo'y akin lamang. Ikakasal ka na. Paano na ang puso kong ito? Bakit ang damdamin mo kay daling nagbago?" Ang hikbi ng babae na uwi sa paghagulgol. Napayoko ang binata at nang di makatiis, tumayo ito. Matapos mabayaran ang nainom, lumabas na siya sa bar. Sa loob ng kanyang kotse, doon niya pinakawalan ang luhang kanina pang nais kumawala sa kanyang mga mata.